trauma, Lepet. Don't you know I'm a savage? Gimme now, gimme now. Tutututu, gimme now. Kaya Selbek. Up, huli. Okay, pasensya na kung medyo natagalan. Okay, actually, ayoko sana maggawa ng tutorial na ganito kasi nakarami na akong charcoal. Pero nabigyan tayo ng NG Bros ng bagong produkto nila. So, ito yung mahirap banggitin kung anong pronunciation. Hindi naman nila sinabi sa akin kung paano ipapronounce. Pero parang Kuwelox, ewan ko. Pwede namang charcoal pencil na lang. May mga yup. May mga ganyan pa. Tapos yung yup, may dalawang tuldok sa ano, parang magiging smiley siya. So, parang pahirap eh. Makakasagabal pa sa pagbili nila sa National Bookstore o sa SM Stationery to eh. Or sa kung nasan man kayo, Pandayan Bookshop ang meron kayo sa probinsya. Mahirap kasi, ano po yung charcoal pencil na hinanap nyo? Ah, yung ay sige po, Faber-Castell. Pati nga Faber-Castell, hindi mo alam, Castell. Ay, kaya, okay, basta. Daming problema ng mga lapis pero lapis na lang. Buti pa yung Mongol. Kaya sikat yung Mongol eh. Mongol lang. Mongol, oh. Simula pa lang nakakabwisit na. Okay, so ganito gagawin natin. Actually, apat yung lapis pero dalawa lang yung parang okay na okay. Okay na ako sa dalawa. So, alam niyo naman dito sa channel natin, hindi ko kayo pinipilit bumili ng marami. Kasi kung ano lang talaga yung kailangan, kung anong kayang pigain natin dun sa kung anong meron tayo, yun lang. Okay, so sorry, hindi ko masyado na tuturo, pero dahil nga ganun din yung mga tinuro ko dun sa mga nauna kong charcoal na tutorial, silipin nyo na lang. Pero ang para sa akin naman, ganito ah, dun sa mga, gumamit ako ng brush, no? So sa akin, yung unang ginamit ko na lapis ng Kuwelox, mayan ko naman tawag dun, yung extra dark, siya ang pinaka okay para sa akin, ha? Extra dark, kulay purple or violet, basta yun, kasi yung blue ang iba yata yung blue. Pakita ko na lang sa pinakadulo ng video yung mga klase ng pencils. Okay, gumamit ako ng brush, yung pang makeup na brush yan sa mga cosmetics area ng mga department store niya mabibili yan. Mga mura lang yan siguro ang set niyan. Ang pinakamal na 300, parang ilang brush na yun, 12. Pero may mga isa-isang piraso, 99 pesos. Pero mahal pa yun, mahal na brand pa yun. Pero, yun. Okay na rin, malaking tulong na rin na magamit niyo yung mga pang-detalye sa iba. Okay, so yan yung pinakakalit ko. Ngayon, ang pinakaiba nito sa mga tutorial ko ng mga nauna, gagamit ako ng Faber-Castell nun, di ba? Na lapis. Tapos gumagamit pa ako minsan doon ng 8B. Na yung mga unang 8B. Kasi ang 8B ngayon ng mga lapis na graphite, hindi na siya charcoal. Dati ang 8B charcoal eh. Kahit na graphite talaga siya, ang texture niya charcoal na agad. Hindi na glossy. Yung pinagkaiba po sa mga bago, ang pinagkaiba ng graphite sa charcoal, aside sa spelling, yung graphite makintab, yung charcoal matte. So mas okay yung charcoal kasi pag pinicturan mo walang epal na ilaw. Pusa naman yung naririnig kong na nagmamiyaw-miyaw, pero sa bagay okay na kaysa aso. Pakinggan natin. Kita mo kung kailan ko sinabi na wala siya. Okay, yung brush na yan, ito ang pinag-aiba. Yung dun sa mga nauna kong charcoal na tutorial, gumagamit pa ako ng iba't iba. So, ako hindi ako pabor sa ganun eh. Kasi, since nare-represent ko iba't ibang brands, pag gumawa ko ng isang artwork, dapat isang brand lang siya. No? Kaya yung iba, nahirapan sila mapansin ng brands. Ito yung ano-anong pangalan yan? Light. Yung kulay pink light na Kuwelox. Yung isa extra dark. Kaya nahirapan silang pansinin ng ibang brands para mag-sponsor kasi pag gumagawa sila ng artwork, iba-ibang brand. So, ayaw ng brand yun. Parang isipin, pre-promote mo kami pero kasabay namin yung ibang brands. Paano namin isi-share yung artwork mo sa page namin? Eh, nag-promote ka rin ng iba. So, maganda na isang brand lang. So, maganda rin yun na strategy sa'yo na
isang brand, masanay ka na gamitin yan sa isang artwork. Alam ko, ang pinakakahinaan talaga ng mga artist, yung wag gumamit ng signo ba yun, yung white na pen. Kung tutuusin man, kaya naman na, basta purayin nyo lang sa utak nyo na may signo na white na ganun. Malaking tulong yun, promise, marami ako nakikita international artist na instead na iwasan nila yung white, lagyan na lang nila nun. Pero again, hindi nyo pwedeng ano, ipopromote yun kasama ng brand na ginamit nyo. Mayari tayo dyan. Hindi tayo papansinin yan. So maganda rin na test yun sa isang artist na kung ano yung gamit na ano, na pwedeng ipromote yun lang. Okay, maganda ang challenge din yun sa inyo. Okay, so sorry na, chichika na tayo. Pero marami na rin kasi ako naturo na drawing na technique dito. Kaya tingin ko madalas yung mga madalas na nanonood dito parang nare-review na lang, hindi nyo na kailangan talagang makinig ng tutorial. Ang hirap pala talagang hindi huminga. No, sabi kasi nung nag-comment nga na pasaway nung last time, ang lakas ko daw huminga. Kaya pinipigilan ko huminga pero tuloy-tuloy ako magsalita. Ang hirap pala no. Sana hindi na lang nag-comment yung isang yan. Na-conscious tuloy ako na dapat hihinga ako sa malayo. Okay. Sorry, napalakas yung baka na amoy nyo dyan kung nasang probinsya man kayo. Okay. So, ang ginagawa ko ganito, yung extra dark, actually, sa dulo, may papakita akong chart na nakita ko sa Google, hindi siya yung pinakamadilim. Pero sa experience ko, gamit ng papel ng NG Bros pa rin, Focus yata yung paper nila, parang vellum. First time ko gumamit ng vellum, sanay kasi ako sa Canson na watercolor paper, na yung pag charcoal yung likod ang ginagamit ko, no? Hindi yung rough na part. Okay. So, ang ginagawa ko, eto, mapapansin nyo, hindi, wala akong hiwalay na powder, yung pencil lang talagang gagamitin ko. Kaya para sa akin, nanibago ko dito na, uy, parang ayos no, parang lang ako nagko-colored pencil na may brush na. Kasi madalas, hindi ako ganito eh. Ang bagsakan ko agad nito, ipapowder ko na agad to, yung Berkeley na nabibili sa National Bookstore. Pero kung tutuusin, magkalaban sila ni Faber-Castell, magkaibang kumpanya yun. Kaya ingat-ingat mag-promote ng ganun. No? Pero dito, susuluhin tayo ni NG Bros ni Quilox, na siya lang talagang gamit natin. Okay, yun ang aso. Okay. Taimik na rin lang yata. Okay. So, ang ginagawa ko dito, ganito. Unahin ko muna yung extra dark. Pero pag pinakakailangan ko na ng soft, yung soft ang magiging mid-tone ko, yung pinaka parang gray. No? Tapos ibabrush ko na lang yan, pang makeup brush din yan. Title yata yan, makeup for you na paint brush. Ay, paint, basta makeup brush. So, mas flat siya, pero ano bang tawag dun sa flat na hindi pointed yung gilid ng brush? Filbert yata, filbert, parang ganun. No? So, ayan. Yung soft na ano, yung light pala yung pink na yun. Light. Para sa akin, siya ang pinaka malaking tulong. Kasi light lang siya. Tapos, ewan ko, sa experience ko, para lang talaga nag-colored pencil. Kaya para sa akin, tingin ko, sa mga gustong mag-charcoal, malaking tulong to kasi, ano, parang mas madali, hindi messy. Pero hindi ka na kailangan mag-powder kasi yung brush, kakayurin mo lang yung soft eh. Ay, yung light. Soft pala yung green na hindi ko naman ginamit. Sabi, mas dark yun. Pero feel ko yung extra dark ang parang mas kumakagat sa papel, no? Kaya pasensya na kay soft. Hindi kita masyado nagamit. Tapos maganda rin yung pagkakabagsak nito. Hindi ko pinopromote ang vellum kasi nung fine arts ako, ginagamit lang namin ang vellum sa poster color. Pero ngayon, itong sa charcoal, maganda rin siya, maganda. Sanay ako sa Canson, pero ang Canson kasi, kumakapit talaga ang kulay doon, ang vellum makinis. So para sa akin, eventually hindi mag-fade pag nandun sa Canson kasi ang texture ng vellum parang ano, rough, no? Parang sumisiksik talaga doon yung kulay compared sa vellum na makinis. So, ayan. Mapapansin nyo naman kung kailan ko ginagamit yung soft, no? Ano lang, light lang, tapos ibabrush ko. Hindi ako nagdadaya dito na gumagamit ng powder. Makikita nyo na hindi ganun ka smooth. So sabihin nyo,
Mas okay po ba yung pencil na ganyan lang kaysa yung ginagamit nyo, yung usual na ginagamit nyo na may powder? Kung gusto mo ng puliduhan talaga, para sa akin okay na may powder ka. Kasi aminin na natin, kahit yung lapis na yan, dahil since charcoal siya, hindi siya graphite, malalaki ang hagod niyan. Kaya may texture siyang nagagawa. Unlike graphite na shift ka lang ng HB o 2B, malinis na, no? Malinis na yung shading mo. Kaya para sa akin, okay pa rin yung may powder. Pero imagine mo kung pwede akong gumamit ng powder na Berkeley. No? Ito si sasabay ko dito na yung mid-tone ko, nilalapis ko. No, tapos yung dark ko nilalapis ko rin na ang charcoal ko hindi nababara kasi bad trip, parang maninira ako sa fiber nito. Pero mahirap kasi yung mga charcoal na pag diniinan mo nadudurog yung dulo. May mga ganun eh. Fiber hindi naman ganun. Pero mahirap lang din siyang tasahan. Ito naman parang mas okay lang din siyang tasahan. And then, hindi ko pwedeng sabihin yun kasi hindi ako nagtasay. Sorry sa mga nanonood dito kasi hindi po ako madalas magtasa. Pagpudpud na lang, tsaka ako nagtatasa, hindi ko kayang may dulo pa naman. Tapos tatasaan ko para maging pointed lang. Iikot ko na lang para mapudpud hanggang sa maging pointed. O, hindi naman ako ganun kasobrang hirap na wala akong materials. Pero masarap kasi ituro dito na huwag yung maging magastos, no? Huwag kayo masyado magastos na, sige, tasa lang ang tasa kasi ano naman, pera naman ang nanay ko to eh. Sa bagay, yung nga naman, pera naman ang nanay nyo. Sige, tasaan nyo na lang, gusto mo isang gamitan lang. Okay na, yung nga naman, pera naman para ng nanay nyo. Sana all, nakakaingi sa nanay. At, okay, sige. Ayan na natin. Okay, ang ginawa ko dito strategy, huwag nyong gagawin kasi dapat sana unahin nyo lahat ng nandun sa dulo. Kunwari ako kaliwete. Unahin ko lahat na nasa kanan para hindi ko tatamaan. Ngayon, minsan kasi parang wala akong pattern kung gumawa. Parang ganyan-ganyan, bara-bara, no? Pero dapat inuna ko muna yung isang mata. Kung nag-iisip lang ako. Pero aminin na natin, medyo ako binigayaan ako ng talent sa kamay. Pero sa utak, medyo dun tayo nakulangan. Kaya, pero okay na rin, okay na rin. Iwas na lang, huwag tamaan ng kamay. Hindi rin naman naging makalat yan. So, okay lang. Pwede naman ako magtyaga. Since katangahan ko rin naman, ginuli ko yung kabilang mata. Pero, ang ginagawa lagi natin dito ng strategy, tapusin ko muna yung isang side para natandaan nyo, nakita nyo kung paano, tapos tsaka ako babanatan yung kabilang side para medyo konting review, no? Parang ganun. Ngayon, ito, aminin ko, mabilis ko lang kasing ginawa to kaya hindi siya ganun kapulido. Tapos, medyo bad trip to eh, kasi hindi naman siya kamukha. Una, si Adele, nagpapayat kasi siya. Alam mo, Adele, kung nung mataba ka pa, madaling huli yan eh. Bilugin ko lang yung mukha mo dito. Ikaw na to. Eh, nung nagpapayat ka, lahat na naging kamukha mo eh. Kamukha mo yung sa si Katy Perry. Kamukha mo yung sa Quiet Place. Kamukha mo yung baliw na doktor dun sa Glass, dun sa Split, yung impactong babae na ayaw ng may powers. Sarah Paulson yata ang pangalan. Alam mo, gets ko naman, Adele, magaling ka na. Magaling ka na kumanta. Hindi mo na kailangan magpapayat kasi kunwari ako mahusay naman ako mag-drawing, kailangan ko na rin magpapayat. Alam mo, nagsukat kasi ako ng pantalon na nakaraan dun, sinuot ko nung kasal nung sa kaibigan ko, no? Sinukat ko last week, grabe, di nakasya kahit sa legs. So kaya ako nagiging busy. Meron akong pinagkakabalaan. Pag ni-YouTube niyo yung dance exercise, makikita niyo may dalawang Pinoy na sumasayaw. Parang meron silang chicken wing, hotdog and baloney na kay Bella Porch. 30 minutes yun, pero 4 minutes pa lang, hindi ko na kaya. Kaya hindi na ako nakakapagawa ng artwork eh.
Kasi nagsuzumba na ako eh. May atenda na akong kasal, tapos hindi kasi yung mga damit. Ano ba nangyari simula ng pandemic? Kaya sa vlog ko ayoko na isama yung mukha ko kasi tumaba na yung mukha ko. Hindi naman dapat ako maka-conscious kung hindi naman nagpapayato si Adele eh. Kasi kung si Adele kaya niyang improve yung sarili niya, bakit ako hindi ko kayang gawin? Ibig sabihin ba? Kalabel ko si Adele? Hindi, hindi. Buisit na wala na tuloy ako sa tutorial. Pero alam niyo, ang hirap magpapayat. Kasi masarap kumain eh. Kaya nga may... Kaya ako bumibili ng bigas eh para kakainin ko. Tapos ang kakainin ko, oatmeal. Sabi ng asawa ko, kainin ko oatmeal. Ayokong kumain ng oatmeal kasi wala namang oatmeal eh. Ang mahal-mahal ng oatmeal, bibili ako. Ang bigas, 25 lang. 25? Ay hindi, 50 na pala. 50 ang bigas sa inyo ba? Saan ang bigas sa inyo? 50, tas minsan hindi pa yun maganda. Yung parang amoy luma ng tindahan. May binili ako sa tindahan. Parang kakasahing lang, amoy panis na. O diba? Ang bilis, sobrang advance. Hindi mo na kailangan kainin. Talagang mapapadayad ka kasi kakasahing lang, panis na. Ulam na lang talagang papayat ka. Ang sabi ng misis ko, mag-oatmeal na lang daw, tsaka itlog. Para naman akong ano, alam mo pag kumakain ka ng oatmeal, para kang matandang bungal. Yung hindi mo na kailangan ng ngipin, para namang insulto yun sa Diyos, binigyan ako ng ngipin, tapos kakainin ko pang bungal. Sorry po sa mga nanonood dito na kumakain ng oatmeal. Bungal. Bungal ba kayo? Hindi, sorry. Hindi mo na kasi kailangan nguyain. At saka yung tunog. Pag kinakain mo yung oatmeal, parang, alam mo, sorry po sa mga lola dito. Yung may kasabay ka, naalala ko yung lola ko. Pag kumakain. Hindi mo alam kung chewing gum ba yung kinakain o kanin. parang sinisip-sip nila yung kanin. Sorry ah. Tay, mga lolo dyan, mga nanonood. Sabihin nyo, kung katabi nyo yung lolo at lola nyo, sabihin mo, tatanda rin niyang impactong yan. Bad trip, di ko lang pwede ikat tong record eh. Kasi babalik sa simula eh, naka 17 minutes na ako. Tatanda at lilipas din ako. Oatmeal. Okay, sa buhok, ganun lang din. Wala naman na ako masyado ituturo. Yung extra dark, ilalagay mo sa pinaka dark. Tapos yung soft, gagawa ka ng mid-tone na parang gray. Tapos i-brush mo. Tapos burahin mo yung highlight. Ganun lang. Balik na tayo sa usapang matatanda. Alam niyo, mahirap mag-diet. Pero ako, nagtatanim ako ng kangkong ngayon. No? Kasi yung iguana ko, sobrang takot. Saka nung dalawang impacto kung parang iguana, grabe ang tako nila sa kangkong. Ngayon yung likod ko, nagtatanim lang ako, nagdidilig. Ang sakit na sa likod, kaya kailangan ko nang mag-workout. Grabe. Grabe, 32 pa lang ako, pero pag nagbebenta ko, nakapunta ako ng probinsya. Yung mga mama doon, mga lolo, may mga abs. Tapos ako, 32 pa lang ako. Yung tiyan ko, parang parehas ng tiyan na nanay ko. Grabe, ang lambot-lambot. Hindi naman siya nang nag-aalak eh, pero alam mo yun, yung nakakahiya sa probinsya, no? Nag-iigib sila. Nakiigib din ako. Sila, kala mo, papayat. Ang lalakas mag-iigib. Ako, nadulas pa ako. Tinawanan pa ako ng mga nanay doon. Oo nga, parang tingin mo, parang kinis ng kutis mo. Hindi naarawan. Pero, pag naglalakad naman ako, makalug-alug yung tiyan ko. Itong mga lolong to, mga abs nila, ang titigas, pang Derek Ramsey. 60 na, tapos may abs pa. Ano yun? Masyado naman silang ano, parang may favoritism naman yata. Si Lord ako, 32, tapos yung waistline ko, parang sumasobra, 36. Grabe naman. Ang hirap. Okay. O diba, sabi ko na, sorry, diba ganun din naman ginawa. Pinaid, tapos binura.
So, balik na tayo dun sa diet. Kaya kayo, bata kayo, i-maintain nyo lang. Ako naman, tingin ko, kaya hindi nagkakasya yung mga damit ko. Tumatangkad ako, 32 pa lang naman ako. Tingin ko, tumatangkad ako. Nung sinukat ko yung pantalon, same rin naman yung haba, pero hindi kasya. So, ewan ko kung tumatangkad ba talaga. Okay. Ngayon, ganito, pakita ko sa inyo, sorry. Nung ginawa ko yun, dapat tapos na yun. Pero nung pagka-picture ko, hindi ka talaga kamukha ni Adele. Mas kamukha niya yung si Sarah Paulson o si, ano, si Quiet Place. So sabi ko, very discouraging na parang ayoko na to i-post. Parang hindi naman naging kamukha. Kaya binalikan ko yung mukha, inayos ko, mas dinetalye ko. Tapos clean-nose up ko para mas makita ng tao na baka kamukha naman. Kaya nga sinisingit ko na yung photo reference ko sa simula para alam nyo na, ah, yun yung kinopyahan. Kaya ito, kung totoo sa isipin nyo, ano, yung pattern, parang ginawa mo na yung mukha, tapos biglang babalikan mo ulit. Kuya Selvig, anong trip mo? Bakit ganyan? Pero aminin ko sa inyo, hindi ako natuwa dun sa unang gawa ko na parang after nung kanina, yung medyo nakalayo yung angulo. Dapat yun na yun, ending na yun, tapos biglang binalikan ko pa. So, sa inyo, mga beginner, o kahit na matagal na kayo, minsan may mga part na parang nakaka-discourage, no? Ayaw nyo. Yan, tingnan nyo yung soft. Yung soft, no? Solid yan. Yung soft na brush, okay yan. Kasi madalas, kung sa dating brand na ginagamit ko, babrushing ko na agad yan. Pero dahil itong Kuvadox, pwede kong kontrolin na yung pencil. Sakto and chill lang. Tapos, pumapatong yung extra dark dito sa light. Solid yun. Para sa akin, okay na okay yun, ha? Minsan kasi, mahirap ang mga charcoal pencil, mahirap pag sabay-sabay na layer-layer. Ngayon, dinadarken ko yung mga parts na kailangan kasi may mga parts na dapat dark talaga pero na-lighten ko. So, basta, gaya na sinabi ko, kung kayo, medyo na-discourage kayo sa gawa nyo, pwede naman ayusin ang ayusin pa. Pero, ang suggestion ko, pag na-frustrate na kayo, napapangita na kayo sa gawa nyo, pahinga muna. Ipagpabukas mo. Pahinga lang. Wag mong, kasi marami akong kilala nagpupunit ng drawing. Wag ganon, parang ano, respetuhin mo rin yung time, yung process. Tapos yung iba, uulit na lang. Ganon din yun, same lang din yun. Kaya tingin ko, kung may mga part pa naman na kailangan kayo maayos, pwede pa naman maayos yun. Kunwari sa ilong, nagkamali ako, na-bend ko ng konti, so, in-edit ko. Sa akin, ang ginawa ko na lang dito, basta kahit pa paano okay naman siya, okay na, sabihin na lang natin, pwede ko sana hindi na i-upload, no? Pero tingin ko, meron pa rin namang matututunan sa mga gantong videos. Kahit na lang hindi naman kailangan maging kamukha ni Adele, baka na lang din merong isang artist dyan na narigaluhan ng charcoal pencil na Kuvadox, kung ano man tawag dyan, na alam na nila kung paano nila gagamitin o kaya napadaan sa store, gusto yun lang ang brand na available. Yun, maganda sa Shopee rin to, eh, sa Shopee. Hindi ko alam kung magkano, pero ano, tas yung brush na ganyan na flat na maliit, ang flat po natin, hindi yung pointed na malamang flat nga, pero baka kasi may mga beginner dito na basta flat yung dulo. Ayan, gumamit ako ng mono eraser. Hindi nyo kailangan ng ganyan. Ginamit ko lang kasi parang magdadalawang taon na sa akin. Hindi ko naman nagamit. Baka mamatay ako bukas. Hindi ko mula nagamit. Yan, mga light-light. Kaya naman, no? Kaya mabura. Kahit na yung pencil ang ginamit ko. Madalas kasi pag pencil ang ginamit mo, sisiksik siya doon kahit na brinash mo na. So, mas mahirap na siyang burahin. Pero kaya naman burahin. So, para sa akin, hindi ko na inanggulong malayo to. Nilapit ko na lang ng ganyan kasi tingin ko, hindi nagiging kamukha pag nilayo ko. So, ang ending na ito, ganyan lang din yung angulo niya, pinirma ko. Actually, may pirma na yan dyan sa baba. Kinat ko lang. Kasi nga, dapat tapos na siya pero hindi ako natuwa sa dulo. So, inayos ko, nilapit ko, tapos pipirmahan ko na lang ulit. Inaamin ko sa inyo lahat para at least malay nyo, no? Yung iba, ganyan din ang experience. So, at least, huwag tayo mag-feeling perfecto na hindi nagkakamali dito. Tsaka kanina, yung hairline, yun sa ulo, yun sa tuktok ng noon niya, hindi ko na fade na parang nakapatong lang yung buhok.
Yun ang palagi ko pa naman sinasabi sa mga estudyante ko. I-fade nyo yung buhok na yan kasi hindi pwedeng mukhang nakapatong lang yung buhok. Magmumukha siyang wig. Dapat yung buhok mukhang faded papunta sa laman, sa noo. Kaya binalikan ko yung ganun, inayos ko. So mas natural na yung dating. Pwede nyo balikan yung look kanina kung paano man. Bad trip, nag-voice record kasi ako, hindi na ako nakatingin sa drawing. Na punta kasi tayo sa usapang bungal eh. Promise, gagawa ko ng isa pang charcoal na pen, na ano, na tutorial na mas aayusin ko. Kung may suggestion kayo, gawa tayo na mas okay. Ang plano ko yung ano, meron ako dito isa pang bigay nila, yung parang stick naman, siya na pa square, na pahaba. Ito try natin yun, pero tingin ko mas hindi detalyado yun. Pero gagawin pa rin natin, ibabagsak natin lahat ng tutorial natin dito. Demo yung soft na yan, kaya mo rin siyang i-darken eh. Para sa akin ito, soft, solid to. Tapos yung pambuhok, hindi ko na kailangan nung 8B na matigas na ano. Tapos ikot-ikot nyo lang, huwag kayong magdasa. Kung pwede hindi magdasa. Yan. Okay na ba to? So yun, no? Ang nagamit ko lang extra dark at saka yung light. Ewan ko kung nababanggit ko soft. Ang soft pala yung pinaka-dark dapat. Yan, umusog lang ng konti, pinirmahan. So, sorry kung hindi ka mukha ni Adel, pero at least yan. Pwede nyo nalang i-pause dyan, no? May light, may neutral, yung green yung soft, yung neutral yung isa. Itong dark, parang gray neutral siya. Tapos yung extra dark yan. Yan ang nagamit natin. Ginugol ko na lang, ninakaw ko. Yan dapat siya, pero hindi ko naman gawa yan. So, hindi ko alam kung totoo. Lord, thank you po sa talent. Thank you.